So, magandang tanghali guys. Tour ko lang kayo sa aming fire truck. Ito yung aming fire truck, FVR, Isuzu FVR 34 1000 gallons. Na-issue ito sa amin noong February 2020. Ito siya. Ito ang aking dinadrive. Tayo ngayon sa loob. So ito ang kanyang main control. Ito. Six speed siya. Ito. Meron na siyang built-in na radio. Ito ang kanyang public address, PA. So, paanda rin namin at meron kaming seminar ngayon. Okay lang. Ito ang, andito din yung control ng throttle niya. Ito yung main power. Ito yung kanyang mga siren. Ito yung kanyang mga warning lights. Warning bar, side rear, siren. Saka ito, siren dito. Ito yung pinakamalakas. Punta tayo sa PTO sa likod. Ito ang kanyang pump. Ito ang kanyang main control. Kailangan open yung main power doon sa driver seat para ma-operate mo to. Ganito yung tamang pag-operate na tong ating pump. So open, meron naman siyang direction 1, 2. So ito muna mauna, open, then ito ang kanyang pump RPM. Dito malalaman ko, ito yung pataas o pababa yung pressure ng ating pump. Ito yung kanyang mga main valve. Dito kami kumukonekta. Ito yung tinatawag na Y connection. Dito namin kinukonekta yung 1.5 na size na hose. So pag open na to, ito na, open na itong discharger valve. So pag open na to, open natin ha. Ayan. So hindi natin open kasi baka lumabas yung tubig. After ma-open na to, then saka na natin i-open to. So pag magkakarga ka ng tubig from hydrant sa 2.5, dito natin sasaksak yun. Marami tayong discharger valve. Bale ito. Tatlo, apat sila. Ito naman ang aming mga PPE. Ito yung aming fire coat, helmet, then trouser, then boots. Kasi ito din yung aming mga gamit for ito, ang fire axe. Then ito ang self-contained breathing apparatus namin. Ginagamit namin ito pagpapasok sa loob ng sunog. So yun. So ito yung mga gamit naman sa kabila. Ito yung mga fire hose. Yung 1.5, then 2.5. Kadalasan ginagamit ito pangkarga lang sa mga fire truck na magsasalin or kaya sa hydrant. So ito yung mga fire coat, fire trouser, gloves, CBA na. Ito pa, may CBA pa dito. Kasi ito yung aming PPE rack. Dito yung mga boots namin na iba. Helmet. So, kaya yung mga nagsasabi na matagal ang bumbero. Bakit daw wala pa ang bumbero? Kasi hindi agad sila tumatawag.
inuuna muna lang ang video. Kasi di naman kami manghuhula na alam namin agad na may sunog dun sa isang lugar. Siyempre, di may tebende muna kami sa tawag kung saan or... Diba? Tapos sasabihin nila pagdating namin wala daw laman ng tubig. Pumunta daw doon kami sa sunog na walang laman. So, explain ko lang. Kasi itong truck na to, 1,000 gallons to. So, sa standard na 75 PSI, magbubukas siya ng 125 gallons per minute. So, sa 8 minuto, i-divide mo yung 1,000 sa 125 gallons. So, it's 8. So, 8 minuto lang tatagal yung tubig ng isang 1,000 gallons na fire truck. Kaya sa mga nagsasabi, wala daw laman, eh, yan, tinuro ko na sa'yo kung bakit na mabalis maubos yung laman ng aming fire truck. In just 8 minutes, maubos siya sa standard na 75 PSI. Okay? Sa susunod na lang guys, bye-bye you! Seminar muna kami.